Dapat po sabay-sabay. Ang hindi makasabay, hindi lang makasabay. Isang milyon! Sabi ko po, kakasabi ko lang. Huwag niyo akong ipahiya. Live tayo sa Justin TV. Ha? Alam niyo po, na first timer ako, sobrang bad trip ako dun sa kuya ko, Margot, tsaka din kay Upline Ryan Ricardi. Bad trip ako. Bakit? Habi ko, papaupuin niyo ko. Ang daming tao, nakakainis. Kailangan ko umupo, kailangan ko mag-stay, kailangan ko makinig. Pag maliyas, yes, kailangan pang, di ba? May ganun-ganun pa. Ang daming arte. Ang baduy-baduy, ang kurni-kurni naman dito. Pero after the seminar, isa lang po ang narealize ko. Okay lang palang mag-stay. Okay lang palang makinig. Okay lang pala magpakababuy at magpakakorni. Kung magbabago naman ang buhay mo at yayaman ka naman. 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyon pala pa for our training specialist, Mr. Georgian Gonzalez! Thank you, Michelle. Palakpakan naman natin, Miss Michelle Gong. Palakpakan nyo naman. Ang ganda ng speaker nyo. Hindi nyo pinapalakpakan. Yung mga naghihintay po kay Sir John, hindi ako si Sir John, ha? Obviously. But due to unexpected meeting, he will be arriving late, but he will be here with us a little bit later. Kaya palakpakan nyo pa rin, no? Parating pa rin si Sir John. First time. Sino po yung mga first timer? Pwede makita yung mga kamay. Wow, palakpakan naman natin yung mga bago natin for tonight. Welcome po sa Alliance in Motion Global. Nasa second part na tayo ng orientation and my name is Georgian Gonzalez. And tama po yung sinabi ni Michelle kanina, I'm part of the training team. I'm assigned to be the Business Development Officer of this company. And bago ako magsimula, syempre hindi magiging possible yung pagpunta ng mga first timers for tonight had it not dun sa mga makukulit at mababait niyo mga sponsors. Kaya palakpakan niyo yung mga sponsor niyo. Yung mga sponsor niyo, babae, tama ba? Pinakain pa kayo, di ba? Hindi kayo pinakain? Sabi niyo isa, oh, hindi pa. Nagkakalito pa, oh. Si mama, nakagan, hindi pa. Re-reklamo. Sino sponsor niyo, ma'am? Ha? Namumula na tuloy. Sorry, namumula. Anyway, biro lang. Kasi kaya ko lagi sinasabi yan. Because 17 years ago, nung una ako matend na seminar, pinakain ako kaya ako umatend. Kasi minsan, mahirap mag-invite sa seminar, tama ba? Kaya minsan may suhol. Pakainin ka. Ako, I remember 17 years ago, I had a very good friend na hanggang ngayon hindi ko malimutan, ang pangalan niya si June. Siya po yung nag-invite sa akin to attend a seminar. Pero hindi niya sinabi sa akin, a-attend kami ng seminar. Ang sabi niya lang sa akin, may papakita siya ng business. Over the phone niya sinasabi. Unfortunately, at that time, I was connected to an oil company and I was engaged in energy development programs. Busy po ako. Sabi niya sa akin, Georgian, magkita tayo, may papakita ako sa'yo. Sabi ko na yun, June. Sabi niya, basta kailangan magkita tayo. Sabi ko, sabi mo lang sa telepono. Alam mo, sabi sa akin, di pwede, kailangan visual. May nalalaman pang visual, lang walang iya. Sabi niya, visual, ba't di mo pwede sabi sa telepono? Sabi sa akin, basta. Maganda to, bro, kailangan magkita tayo. Sabi ko, wala akong time kasi bukas ako ini-invite and Thursday niya ako ini-invite. Eh, Sabado ho, ako bakante. Sabi ko, gusto mo Sabado na lang. Sabi, hindi pwede, kailangan bukas. Demanding. Sabi ko, ano ba yan? Pasta bro, magkita lang tayo bukas. Sabi ko, bahala ka, wala akong time. Sa Sabado na lang. Sige na, ililibre kita sa Pizza Hut bukas. Sabi ko, ano oras tayo magkikita? Peking pentel-pen, ano rin eh. Tapos, nagkita kami. Pagkita namin, nagkwentuhan. Ito na, nagbayad ng cheat. Pagbayad ng cheat, sabi sa akin, hali ka na. Attend tayo seminar. Noon narinig ko yung word na seminar, nandilim na ho, paningin ko. Kaya lang, dahil pinakain ka na, utang na loob na lang, umatend ako. Kaya ka pala pakakainin. Eto na, nung umatend na ho ako, may pinapakitang produkto sa harap ko, demo rin. Katulad ng ginawa ni Michelle, kaya lang at the time, I was connected with an aloe vera company. I've been networking for the last 17 years, and my first networking company was engaged in aloe vera production. So, can you imagine, I'm an engineer, may nagde-demo sa harap ko, mga shampoo-shampoo. Tapos, ang kitaan daw, nasa 50,000 a month. Tinitignan ko yung shampoo habang tinitignan ko itong 50,000. Kalob-lob ko lang kayong truck ng shampoo ibebenta ko para kumita ng 50,000. Eh, pinatay ang ilaw, nag-demo. Pampatubo ng buhok. Kasi yung mga na ginagamit natin shampoo, normally, mataas ang chemical. Pag nilagay nyo po ng fluorescent, yung fluorescent lamp, makikita nyo nagre-reflect yung pampakintab ng buhok. Kaya pala ang kintab ng buhok natin, dinidemo.
Pinatay ang ilaw, grabe. Tapos nung binuksan, binanlaw, nilagyan ng aloe vera, wala yung chemical. Pampatubo daw ng buhok. Tingin na naman ako dito. Sabi ko, ilang kalbo kaya nga hanapin namin bago nakakit kita. Ang hirap intindihin. Tama ba? Am I making sense? Kasi paano mo i-relate yung shampoo sa 50 mil? Eh di magbebenta ka. Kaya pagkatapos, hindi ko na po naintindihan yung seminar. Alam nyo, sa totoo lang, for the last 17 years that I've been doing this business, there's nothing wrong about networking. A lot of people do not believe in this business kasi hindi nila ma-relate kung paano kakikita ng ganito kalaki. Lalo na mamaya, may kumikita dito 100,000 buwan-buwan. Paano ka maniwala? Buwan-buwan. I mean, consistently, we have distributors here are making more than 100,000 a month. In fact, some of our distributors are even making 500,000 a month for the last 3 years. How would you ever believe? Paano ka maniwala? Maraming tao, pag pinaliwanagan mo 10,000, yan, totoo yan. 12,000, yan, totoo. Mga Pilipino, pag paniwalaan mo ito, yan, totoo yan, yan. Eto, naka, hindi totoo yan. 500,000, drug lord. Daming di maniwala. Tama ba? Kasi hindi ka talaga, saan ka naman kikitang ganito kalaking pera? Alam nyo, maraming tao ang tinatawag, meron tinatawag na mental wallet ang tao. Ito lang po yung capacity natin na tanggapin kung anong amount ng pera ang totoo para sa atin. More than this, ayan, nagre-resist na yung damdamin natin tsaka isip. Kaya pag nakita ng tao to, ano sinasabi? Di totoo, di totoo, di totoo. Alam ko yan kasi ganyan ako. Kaya pagkatapos sa seminar ko, sabi ko sa kaibigan ko, June. Sabi sa akin ni June, ano pare, maganda ba? Sabi ko, hindi. Sali tayo, yoko. Sabi ko, ikaw na lang, pag mayaman ka na. Sabi sa akin, hindi pare, subukan natin. Kikita tayo dito. Sabi ko, June, wala akong time. Sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo. Sabi ko, hindi natin linya yan. Engineering tayo, ano ka ba? Kahit na bro, linya natin, kikita tayo dito. Wala ko narinig, hindi kikita, kikita. Nung tinanong ko, maganda ba kinikita mo? Alam mo sagot sa akin? Wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. Paano ka maniwala? Sabi ko pa, nakakailang buwan ka na ba dito? Anong buwan? 2 araw pa lang ako, yun ako recruit, sabi sa akin. Paano ka maniwala, ano? So, here I had a very excited friend trying to invite me in a networking company. Na siya mismo wala pang proof, ang meron lang siya, excitement. Lagi sasabihin, kikita tayo. Pag tinanong mo, paano, basta kikita daw. Kaya hindi po ako naniwala. So, dito, maraming taong di naniwala kasi laki ng kitaan. Parang appliances lang yan eh. Pag ang appliance sa ka-design ng 110, sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Sabog. Kanyan din dito, matay na sa, naka-design ng utak hanggang dito lang. Pag umatay ng ganito, sabog utak eh. Di totoo, di totoo, di totoo! Kahit makakita ng mga kotse dyan sa mamaya, sa baba, makakita kayo ng maraming sasakyan. Mga top of the line ng mga sasakyan. Mga sasakyan ng mga taga-AIM Global Distributors. May makikita kayong mga Hammer. Galing na mga distributors ng AIM Global. Marami, nakita na yung kotse. Di talaga totoo. Cartoons yan. So nga akin, mga kaibigan, for the next few minutes, sandali lang ako magsasalita kasi may magtotalk pa after me. May pagkakataon ba na yung 110 pwede natin saksak sa 220? Meron. Gamit ka ng transformer. Alam nyo, yung transformer, yung word na transformer, galing po yan sa root word na transform, which is another word for change or shift. So for the next few minutes, just allow me to explain to you kung paano ginagawa ito o ano yung negosyong to. Kasi hindi nyo maintindihan yung sasabihin ko kung hindi kayo magkakaroon ng shift of mindset. So dito natin unahin sa shift. Madali nang pag-usapan yung negosyo kung magiging open-minded ka. Because the mind is like a parachute. It is best used when it is open. Marami na pong tao nagbago ang buhay sa AIM. Part of my job is to go around the country, sometimes out of the country. Ang dami ng tao nagbago ang buhay na narealize yung pangarap nila. May mga pangarap ba sila? Yes, most of us, we are motivated by our dreams. Tama ba? And itong dreams natin, very elusive for a lot of people. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha yung pangarap. Kasi, simple lang na may equation yan eh. Kung may pangarap ka, hindi mo nakukuha, saan lang ibig sabihin nun? Waka pambili ng pangarap na yun. Tama ba? Kasi you need money. Kasi dreams, they cost. May presyo yan. So, isa lang ibig sabihin, kung hindi mo ito nakukuha, wala ka kasi nito. Bakit wala nito? Walang naiiwan sa sweldo. Bakit wala naiiwan? Lumalabas lahat. Sweldo 10,000, gastos 10,000 rin. Ano maiiwan? May malala dyan, 10,000 sweldo, ang gastos 12,000. Tama ba? May utang ka pa, negative ka pa eh. Saan to? Bale, cash advance. Ha? Loan.
credit card. Ha? Hindi pa dumadating yung sweldo, may may-ari na. Alam mo yun, di ba? Si Judith. Judith na Meralco. Judith ng cellphone. Judith ng renta. Si Judith? Am I making sense? So pag wala na iiwan, di nakakaipon ng tao. And for the next 40 years, ladies and gentlemen, ginawa ng study. Those who are working at the age of 20, normally they retire at the age of 60. Ang tawag dito, 40-year plan. Ginawa ng survey, out of 100 na gumamit ng formula nito, after 40 years, itong statistics. 1% became wealthy. 2%, itong 1% na to became a multi-multi-millionaire. 2% well-off, may kaya. So, lagay na natin na out of 100 people after 40 years working from 20 to 60 years old, yung 3% naging mayaman. Guess what? Ano nangyari sa 97? Pinagati-hatian ito. After 40 years, some of them are still working. May kilala kayong ganyan? Some of them, most of them are dependent. Some of them are dead. Mamili ka. So, if you use this formula, there's nothing wrong about this formula. Unfortunately, if you use this formula, your ratio to become successful is 3 is to 97. This is too risky. Kasi ang alam ko sa sugal, pag sinabi mong gamble, 50-50, ito talong-talo ka. Ito masakit. Pagdating mo ng 60 at napunta ka sa 97, di ka na pwedeng bumalik. Lord, nagkamali ako. Ulit. Tama ho ba ako? So, now, there's nothing wrong about this formula, except that here in networking, ladies and gentlemen, for a guy like me who has been here for 17 years, and some people in my behalf of doing those people doing this business. Some of us, we call this formula as an obsolete formula already. It's an obsolete formula getting your dreams. Kasi there is a better formula na pwede namin i-share sa inyo. Paano nakuha? Araw sa kumpanya, sa traffic, sa boss, pero magugulat ka, araw-araw pumapasok ka pa din. Tawag doon kasi wala akong choice, Jurgen eh. Totoo naman. That's why, ladies and gentlemen, what do you get to lose kung makikinig ka sa akin for the next 45 minutes? Total. Wala namang mawala. Tulad ko, bakit ako nag-join? Wala, mawala. Dati nang wala, ano pang mawala? Kasi galing ako sa walang pamilya. Let me give you an example na gumagalaw. Karan Bohol, join this business, grade 5, tricycle driver. Itong hanap buhay niya before joining the business of AIM. Networking. Paano maiintindihan yung mga pinaliwanag ni Michelle? But, Leo dared. Working AIM Global, he's driving his own brand new Hyundai Accent. Grade 6. Oh. Grade 6, grade 5, may kuchi. Dami kong kilala, cum laude, wa kuchi. Kaya magagalit, ha? Kaya magagalit. Ba't ganun? Kasi may iba silang formula na ginamit para makuha yung mga pangarap nila. Pumunta tayo sa Davao in the name of Mr. Jun Agaraw. Embalsamador. Pagpunta ako ng Davao, you know,
Nakasakay ako sa sasakyan niya, tinuturo niya pa sa akin sa Panabo, yung Angel's Funeral Home. Sabi niya sa akin, "Sir, dyan ako dati. Oh. Kita mo yung second floor? Yan po, dyan po kami stay in, mga embalmer. Sa third floor niyan, sir, yan yung morgue." Habang maandar kami sa sasakyan. Habi ko, buti hindi kayo nahihilo. Sanay na, sir. Pero habang tinuturo niya yon, nasa passenger seat ako, nagda-drive siya. Nasa loob kami ng H2 Hummer niya na kulay itim. Name Global. Now, let me tell you this. Wala kaming car incentive program dito. We do not give our distributors their cars. So the mere fact that these people have mentioned were able to buy their own car, hindi galing sa yon sa AIM Global. Galing yon sa sarili nilang bulsa. Which means, lang ibig sabihin, malaki kasi kinikita nila, that's why they can afford those kind of cars. Yes. So, bakit ganun, Jurgen? Yun nga, kasi malaki yung pumapasok, that's why nakukuha nila yung pangarap nila. Pag maliit yung perang pumapasok, maliit din ang pangarap na makuha mo. Tama ba? Pag malaki yung pamapasok, then you can afford to buy a hammer. Meron kaming kasama dito in the name of Mr. John V. San Juan of Palawan. Kagagraduate lang ng AUP. In fact, hindi pa gagumagraduate. After about 4 or 5 years, right now, in AIM Global, is driving a car. Being a student, diretso networking. Right now, he's driving his fourth car, nakakamaro. Can you imagine? So bakit ko sinasabi sa inyo to, Georgian, baka masyado naman kayo material na bagay dyan. Well, nasa venue ka kasi na ang pinag-uusapan, pera. Kaya ang pinag-uusapan natin, pera. Pagpunta ka simbahan, hindi pera pinag-uusapan doon. Punta ka sa comedy bar, kabastusan pag-uusapan doon. Pumunta ka sa university, pag-uusapan doon, academics. Pero negosyo ka nagpunta, pag-uusapan dito, pera. Yung mga tao nagsasabi na hindi, well, I dare to tell you, wala kasing pera. Prinsipyo. Dalawa lang prinsipyo ko sa pera. Number one, money may never be the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. Number two, you cannot buy everything with money, but without money, you cannot buy anything. Kinuwento ko nga kanina because this afternoon I also talked to a lot of people. Sabi ko, mahirap ako eh. Maraming di makapaniwala. Siyem dati. Ngayon, di na. Mahirap ka ba dati? Sabi ko, bakit ganyan po kutis nyo? Sabi ko, siyempre, nag-iba na. Nakuha niyo ibig sabihin? So, today, tonight, ladies and gentlemen, let me offer you an opportunity that you can probably get your dreams. Gusto niyo ba mangkoy mga pangarap nyo? So, bagay ito sa mga taong, you know, sawang-sawa na sa hirap ng buhay. Sa mga nag-enjoy sa hirap, you're in the wrong place. So, paano gawin yung negosyo? Ito, mabilis lang, no? Ladies and gentlemen, networking has been existing in the whole world for the last 70 years. Sa Pilipinas, madami naman mga networkers dito. Ako, ginawa ko siyang profession. In the States, when you go to the States, it's a profession. Pag sinabi profession, parang engineering. Long term ba yan? Nursing. Teaching. Lawyers. Doctors. Di ba? Ganun din ang networking. Gone are the days ng iniisip ng tao, fly by night lang yung ganitong kumpanya. Mali na po yun. Obsolete idea na yun. It's a wrong belief already. Dito, simple lang. Pag nag-join ka, may dalawang option. Number one, pwede ka magbenta. Yung mga dinemo ni Michelle, maganda ba yung mga produkto? Yes. Well, if you concentrate on selling, you get 25% to 50% retail profit. Depende sa produkto. Pero ito ang tubo ninyo. Ang advantage lang ng ang disadvantage lang ng direct selling o benta-benta pag nag-concentrate ka dito, hindi mo kikitain to sa kakabenta. Malabo. Kasi ang produkto, pinakamahal na product namin, yung white light. 2,500 po yun. Retail price, customer price. Can you imagine ilang ganito ibibenta mo? Nakikita ka ng 25% para kumita ng kalahating milyon. Ilan ang hahanapin mong gustong magpaputi? I-overdose mo. Malabo. Tama ba? Yes. Buti sana kung binibenta dito insurance or real estate, pag kumita ka ng 25% dahil milyon ang halaga, malaki kikitain mo. Pero sa networking, hindi ganun. So instead of you just selling the product, may isang method na ginagamit, ang tawag leverage. Yung word na leverage, ginagamit po yan ng maraming mga negosyante. Especially those who are in expansion of franchising. Like Jollibee, for example. Jollibee, they are the number one fast food chain in the Philippines right now. How they were able to do it, ang dami nilang outlet.
Ang tawag doon, leverage. Binili nila Chowking, Greenwich, Red Ribbon, binili Mang Inasal. Number one talaga siya. 10 years ago, hindi nyo maririnig ang Banco de Oro. Tama ba? Ang sikat, 10 years ago, BPI, Metro Bank. Ngayon, inuungusan na ng BDO ang BPI. Why? Aggressive si BDO eh. Ang daming BDO. Binalitan niya pa ang banking hours. From 9 to 3, ngayon, 9 to 5. Pag ang Banco de Oro nasa loob pa ng SM, hanggang alas 7 pa. Tagal mong puto ka ng cheque. Aggressive. Ano tawag doon? Leverage. Dito, sa networking, pareho lang. Pero imbis na tindahan ang bubuksan mo o banko ang pararamihin mo, dito, yung sarili mo. Sa pamamagitan ng ibang tao. Sino yung mga tao na yun? Lahat ng kakilala mo. Dadalin mo sa seminar para umattend nung nakita mo. Clear? Kaya sa networking, may recruiting kasi ang term doon, leverage. So, dadami to, magdadala ka lang. Una, hindi ka magpapaliwanag. Kami, magdadala ka lang. Monday to Saturday po ang seminar, merong 3 p.m. tsaka 7 p.m. Magdadala ka lang. Hindi ka magpapaliwanag. Kaya yung ang dilema dito, sir, hindi ako marunong buwan yan eh. Hindi ka nga gaganyan. Kami, tagadala ka lang. Dala ka, kami. Bahala ka na, paano mo dadalhin? Isako mo, itali mo, basta madala mo dyan. Pagdala mo dyan, kami na bahala. Bawal magpaliwanag. Bakit? Hindi maniwala pag pinaliwanag mo. Subukan mo, sa dala mo, yayaman tayo, yayaman. Sabi niya, mayaman ka na. Di pa, pero mayaman na rin. Patay ka doon. Tama ba? Yes. Kaya mga sasabi na, eh baka naman yung networking linya-linya. Hindi po. I started this way. Nagdadala lang ako, hindi ako nagpapaliwanag. Can you imagine? Tatlo lang kausap ko dati sa harap, naiihina ako. Pag umapat, napupupo na ako. Ibang usapan yun. Hindi ko rin kaya magsalita sa harap. Kaya kahit di nyo linya to, okay lang. Ako nga, engineering, ang layo oh. Kaya magsasabing linya-linya, well, I'd like to challenge you. Sa mga taong nagsabi na linya-linya, kung yung ginagawa nyo ngayon, hindi nyo po linya, subukan nyo kaya itong hindi nyo linya, baka dito kayo umasenso. Tama ba? Oo, dadala ka. Maniniwala yung iba. Yung iba dyan, di maniwala. Bakit? May problema ba to pag di sila naniwala? Hindi. Ayaw lang nila. Pero hindi ibig sabihin yung dinala mo, hindi naniwala, pangit tong ginagawa mo, no. Kanya-kanyang belief yan eh. Kanya-kanyang programming yan eh. May mga tao na pinaliliwanag natin dito, yayaman ka dito, yayaman. Eh yung dala mo, ayaw yumaman. Anong magawa mo? Sabi mo dito nako, negosyo, negosyo, negosyo. Yung kausap mo, yung dala mo, para sa kanya, pinaliliwanag namin, negosyo, negosyo. Sa kanya, trabaho, trabaho, trabaho. Anong magagawa mo? Tama ba? Dito, yayaman ka, makuha pong pangarap mo. Yung dala mo, kontento na siyang kumain ng 3 beses ang araw. Anong magagawa mo? Clear ba yan? Maraming di maniniwala, pero may mga maniniwala. Yung maniniwala, sila rin pwede mag-recruit. Pwede magbenta, and pwede rin mag-recruit. Bakit? Kasi yung kaibigan mo, may kaibigan din yan eh. Ang malas naman ng kaibigan mo kung ikaw lang kaibigan yan. So, pag tinuloy ko yung cycle, dadami to, hindi? Dadami. Ang tawag dyan, network. Guess what? Leverage ang tawag dyan. Lahat ng bilog-bilog na yan, representation mo rin. Na itong bilog-bilog na to, pwedeng manganak sa 100 branches namin all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Na pwedeng manganak itong network na to, may branch kami sa Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Dubai, Singapore, and Nigeria. And a few weeks ago, kaka-approve lang po namin sa Canada. Oh, can you imagine? Dadami to. Yung kamag-anak ng kamag-anak mo, kaibigan, may kaibigan pala sa Hong Kong, ang dami. May kaibigan pala sa Mebe Ecija, sa Kabanatuan. Dumami to. Ikaw to, tignan mo mabuti. Pag may bumili ng product dito sa loob ng network na yan, may kita ka wala? Yes. Ikaw ba nagbenta? Yes. Kilala mo pa ba? Yes. Nandun ka ba sa lugar na yon? Wala. Ngayon, paano pag dumami to, edi pala may para kayang kinikita mo? What can be better than that? Bakit maganda to? Eh kahit nakatali ka sa trabaho mo na 8 to 5, pwede kang kumita eh. Habang nagtatype ka, limbawa clerk ka oh, may bumibili dito, pwede mo isipin magkano na kaya kinikita ko sa mga oras na ito. Tama ba? Negosyo to ni Jollibee, ni McDonald's. Bakit? Yung kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo, nagbenta sa customer,
May kita ka wala? Ikaw nagbenta sa customer? Si Jollibee, tignan nyo. Jollibee, ang daming outlet. Yung customer bumili dyan sa Robinson, Chicken Joy. May kita si Jollibee? Siya nagbenta? Kilala niya pa? O di pareho na kayo. Pagkakaiba nyo lang produkto. Chicken Joy niya nakaka-high blood. Koledus natin nakakatanggal ng high blood. Tama ba? Oh, as long as may gumagamit, bumibili ng produkto dito, o di kumikita ka. Kahit hindi ka nagbebenta, kumikita ka ba? Kahit natutulog ka, kumikita ka? Yes. Kahit hindi ka magbenta, kumikita ka. Kahit nakatali ka sa trabaho mo, kumikita ka. Kahit magpahinga ka, kumikita ka. Kahit matulog ka, huwag kang gumising, kumikita ka pa rin. Mamaya papaliwanag ko ba yan better. Maganda ba yung deal? Yes. Na ano gagawin mo? You don't have to leave your job. Magdadala ka lang. Pero to habang tumatagal, darating ang panahon, yung kinikita mo dito, mas malaki na sa tinatrabaho mo. Sa trabaho mo. So, simple lang. Kaya yung iba, ang ginagawa, nagpa-part-time sa networking. Ang ginagawa po nila, 8 to 5, like what I did several years ago. Paglabas ko sa trabaho ko, punta ako sa seminar, nagdadala ako ng mga friends. Pag walang sumasama, attend pa rin ako. Kasi mas mamememorize mo pag attend ka ng attend eh. Hanggang ma-memorize mo siya, parang kanta. Darating ang panahon, yung mga opisina mo, kahit di mo dalhin dito, ikaw na nagpapaliwanag. Ang ginagawa ko noon, nung marunong na ako, ako na nagpapaliwanag tuwing break time. Inuubos ko agad yung pagkain ko. Tapos, yung katabi ko sa kaliwa, tsaka sa kanan, kinukwentuhan ko sila pareho. Hindi makatayo kasi may pagkain pa. Tama? So, ginawa kong ganun. Yun nga lang, nung tumatagal, at lagi may tumatabi sa akin, lagi kong siniseminar, dumating ang panahon, wala nang gustong tumabi sa akin. Mag-isa na lang ako, sila nasa ibang table na lang. Ayan. So, ganito kong simple. Kaya nung na-meet ko si Leo Kaduyak, sabi ko kay Leo, Leo, paano mo nagawa? Because I was so inspired with Leo Kaduyak. Sipin niyo, tricycle driver, nagmamaneho ng Pajero, tapos December last year, bumili ng Fortuner. Sabi ko, Leo, paano mo nagawa? Sabi sa akin, wala sir, sabi mag-recruit. Recruit ako. Sabi ko, paano ka nagre-recruit? Wala sir, minsan yung pasahero ko sa tricycle, sir, dinidiretso ko sa seminar room. Sa atin, para maging part ka ng distribution, kailangan bumili ka ng distributorship. Kaya meron tinatawag na membership sa mga networking companies. For AIM Global, ang membership nyo dito, startup kit nyo, nagkakalaga po ng 7,980. Ang tawag po namin, Global Package, GP. Ngayon, pag pinaliliwanag ko to, nao talagang pag nakita to, pag tinitignan ko sa mata, ang layo ng tingin, iniisip sino re-recruitin. Grabe, ganyan lang pala, yayaman na ako. Grabe, ang ganda. Meron pa sa Hawaii, Taiwan, ang ganda. Pag sinulat ko na to, ay, ang pangit. Pag maglalabas na ng pera, pumapangit na. Pero come to think of it, subjective to eh. Siyempre, gusto mo kumita ng pera, ano'y tatanim mo? Pera. Kasi kung ano'y tinanim mo yun ang anihin mo. Ang tubo mo, laway din. Eh, kahit baldebal yun, kadiri pa. So, 7,980, pwede na, tama ba? Bilang negosyo, sari-sari store nga, kulang yan eh. Tama. Na ang magiging negosyo mo, international ah. Meron ka sa Hong Kong. The moment na maging member ka kasi sa AIM Global Philippines, may kamag-ana ka sa Hong Kong, tawagan mo Skype. Attend ka ng seminar doon. Pag nag-join siya, nagustuhan niya, eto maganda sa ibang bansa. Dito kayo magugulat. Ang mga Pilipino sa ibang bansa, napaka-open-minded sa extra income. Totoo yan. Kasi, ang hindi natin alam yung mga OFW, akala nyo madali trabaho? Akala nyo madali mag-abroad? Ang hirap. Akala natin kasi pag nag-abroad ang kamag-anak, daming pira. Kawawa sa abroad. They need to really double their time para magtrabaho. So, sarap mag-recruit. So, imagine mo, 7,980, may kamag-anak ka sa Hawaii, Taiwan, Dubai, Singapore. Pag re-recruitin nyo na. At 7,980, international pa yung negosyo mo. Subukan mo manegosyo ng 7,980 sa Singapore. Ito puhunan mo. Malamang eroplano mo, sa Paranaque pa lang bumagsak na.
Bakit importante yan? Maglalabas ka lang ba niya na walang kapalit? Hindi. May babalik. Ano po yung babalik? Inventory mo yan eh. Kasi pag nagnegosyo ka, importante may inventory. Tama ho ba ako? Alam nga naman magtayo kayo ng hardware. Tapos walang kalaman-laman. May nag-walk-in na customer. Pabili pong pako, sabi mo wala. Pabili pong pintura, wala din. Semento po, wala. Tinanong ka, ba't ka nagtayo ng hardware? Wala lang. So ito, naglayo ka? Ano kapalit nito? May limang boxes ka ng Vida. Maganda ba yung Vida? Oh, iinumin nyo yan. Hindi naman ito ininom pag may sakit ka lang sa puso. Why? Napakamantika ng mga pagkain natin. Puro ginisa. So, inom ka nito. Okay? Yung Leven Sugar Free. Tapos, meron ka pang isang sachet ng May Choco. Yan yung produkto mo. Now, ang maganda rito, gagamitin nyo yung product para saan? Matry ninyo o kaya pang sampling. Kasi ginagawa ng iba, baliktad. Pag nakita to, binibenta to para bumalik to. Hindi ganun magnegosyo. Magnegosyo ka dito, dapat nagamit mo ito. Kaya gawin mo munang sample. Kasi pag na-create mo yung need, libre sa una. Pag maganda naramdaman, mapipilit ang bumili. Tama ba? Yes. So may ibang paraan para bumawi dito, hindi sa pagbebenta nito. Clear? Yes. Part ng binayaran mo ang benefit, meron kaming personal accident insurance. Which means, if you buy this, part niyan, binigay namin sa premium provider insurance. Pag na-aksidente ka, natuluyan, may makukuha kang 200,000 pesos. Accident insurance. Death through accident, 200,000. Maliwanag. Dito pa lang, bawi ka, no? Mamamatay kang alam. Diyan kayo bumawi. Ay, wag. Pag-assault, halimbawa, hindi naman, hindi aksidente, mas mababa, 50,000 po. Kaya kung makakapili ka, aksidente na. Mas mataas. 10,000 burial assistance, another 10,000 for medical reimbursement. Ano pa, part ng binayaran nyo, meron kayong web page. Anong web page? Makikita nyo ito na development nangyari sa grupo nyo sa internet. Sa web page namin, sa ating website, kayo mag-assign ng user word at password. Ladies and gentlemen, may sarili kayong web page, makikita nyo itong genealogy. Such that kahit hindi mo nakilala to, kasi pag nag-join ka, may computer number kay. Yung marirecruit mo, may computer number na nakadugtong sa number mo. So, dugtong-dugtong. Kaya kahit ito, nasa ang lupalop ng Pilipinas o saan man sa branches natin, bumili ng product, in-encode niya, pasok yan sa'yo nang wala kang kamalay-malay. Makikita mo na lang sa webpage mo. Maliwanag. Ang tawag namin dito, virtual office. May office ka sa cyberspace. Kaya pag tinanong ka ng mga kaibigan mo, saan ba ginagawa mo dyan sa Inglobal, saan ba sa office mo? Sabi mo, meron akong office sa cyberspace, sa loob ng internet. Ha? Meron kang free medical checkup. May mga kataya po kaming clinic, pinakamalapit po dito dyan sa Galleria and all over the Philippines, kung saan man ang, you know, branch natin. May one-time annual exam ka, physical annual exam. Yung i-examine ka, kunan ka ng dugo, blood chemistry analysis, fecalysis, urinalysis, tapos pati x-ray kasama and dental screening. What else? Meron kang sales kit. And finally, bawat 7980, meron po yung tinatawag na scholarship certificate. Nakatie up po ang AIM Global sa mahigit 200 schools nationwide. In any of this school, basta ka-tie up namin, yung holder ng scholarship program or certificate, upon enrollment, may makukuha siyang certain discount or scholarship. Ang maganda sa scholarship na to, kahit ikaw ang bumili ng global package, pwede mong i-transfer kahit. Kanino? Yung whole
piliin ka. Magkaliwanagan tayo. Mamaya niyan, di ka pa nagpipain, sabi mo kay, eh, piliin ka na, piliin ka na, eh. Sabi niya, ba't ikaw piliin na? Di pa, ikaw muna. Ikaw muna. Oh, pag nagpain si A, nagpain si B, syempre, nag-join sila. Ladies and gentlemen, may commission ka. Ang tawag sa source mo ng income dito, commission, number one, meron kaming tinatawag na direct referral bonus. Basta ikaw nag-recruit, nag-pain yung recruit mo na yon, ikaw na nag-recruit, meron kang 500 pesos. Itong 500 pesos na to, makikita mo yan sa webpage mo. Magkano yan, nakapost kung magkano yung kinita mo. May option ka, paano mo kukunin yung 500? O yung komisyon, may option, dalawa. Number one, pwedeng cheque. Ikiklik mo lang doon, nakalagay, bank check. Click mo yon, kukunin mo sa baba, third floor, sa accounting department namin, yung komisyon mo. Kahit sa ang Banco de Oro, pwede nyo pong ipapalit basta may two valid IDs kayo. Maliwanag po ba? Ang isang method, pwede namin itong ihulog sa ATM mo. Paano kung wala kang ATM? Dahil ang banko namin, Banco de Oro, paggawa kayo ng ATM sa amin. Bayad lang kayo ng additional 200 with all the requirements, pictures, tsaka fill up lang kayo ng form. Sa 200 na yon, kami na ang magbubukas ng account mo sa Banco de Oro. May babalik sa yung cash card na ATM. Itong 500, for example, ihulog namin sa ATM mo. Kaya ikaw, kahit nasang palop ka ng Pilipinas, pwede mong ma-withdraw yung commission mo. Now, high-tech, hindi katulad nung araw na yung mga nagdi-networking tsaka direct selling, paano natin kinukuha yung paycheck natin? Pupunta ka pa sa opisina, pipila. This time, hindi na. Hintayin mo na lang ihulog sa ATM mo. Wi-withdrawin mo. Kaya technically, AIM Global, daily po ang payout namin. Every day, nagpe-payout kami. Oh, ngayon, sa transaction na to, dahil dalawa yan. One on your left, one on your right. Dalawa. Magkano yan? 500 na dalawa, magkano? 1,000. Ngayon, imagine ninyo, dalawa lang ba talaga marirecruit nyo o hindi? Meron pa. Yung lalagpas po sa dalawa na marirecruit nyo, pwede nyo pa rin recruitin yon. Pero, ang gagawin nyo doon, dahil meron na kayong dalawa, yung iba nyo pang marirecruit, pwede nyo idugtong kay A or kay B. Ang tawag po namin doon, spillover. Ngayon, pag yung na-recruit mo, dinugtong mo kay A, kanino mapupunta yung 500 doon pag nag-pay-in siya? Sa'yo pa rin. Basta ikaw nag-recruit, sa'yo mapupunta yung 500. Clear? Pero hindi kayo yaman sa 500 dito. Yayaman kayo dito sa tinatawag naming match sales bonus. Ano yung match sales bonus? It is an income or commission we pay you every time na nagmamatch yung sales between your left side and your right side. Georgian, paano masasabing nagmamatch ang sales? For example, may nag-join sa left side mo, isa. May nag-join sa right side mo, isa. Match o hindi? Pag yan nag-match, ikaw may maliwanag na 1,500 pesos ka. Basta nag-match yung sales dito. Kaya sa total transaction na to, 500, 500 plus 1,500, magkano kinita mo? 2,500. Madali bang intindihin? O naman, grade 5 nga, grade 6 na gawang intindihin eh. Pag nag-recruit si A, ilan ang re-recruiting niya? Dalawa. Lagyan natin ang pangalan, si C at saka si D. Si B, ilan ang re-recruiting niya? Dalawa rin, si E at saka si F. Tanong, pag nag-join si C, nag-join si D. Nag-pay in si C and D, kumita ba si A? Total na kinita ni A, magkano? 2,500 din. Bakit 2,500? Kasi may 500, 500, 1,500. Si B, pag nag-pay in si E, nag-pay in si F, kumita ba si B? Magkano po? 2,500 din. Tanong, yung nangyari ba sa'yo? Nangyari sa kanila? Niloko ba natin sila? Hindi. Pero guys, look at this. Pag ikaw ang ginawa kong reference sa pag-join ni C and D dito sa left side mo, sa pag-join ni E and F sa right side mo, kung ikaw ang reference, may match ka o alawa sa right, 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? O di may 3,000 pesos ka. Maganda ba yung 3,000? Bakit maganda? Tingnan nyo, apat na dahilan. Una, ikaw ba nag-recruit dito? Pangalawa, kilala mo pa to? Pangatlo, ikaw nang umbinse? Pangapat, may ginawa ka? Kaya siya maganda kasi wala kang ginawa, kumita ka.
Eh, ang gusto ng Pinoy eh. Walang ginagawa, kumikita. Ano tawag namin dyan? Ang tawag dyan, leverage. Ngayon, doon sa mga nagtatrabaho na nandito, pwede ba mangyari itong transaction na to habang ikaw nakatali ka sa work mo? Yes. What can be better than that? Habang nag-work ka, may kinikita ka na hindi mo alam. Maliwanag. Tutuloy ko pa. Panibagong senaryo naman to. What if nag-recruit si C? Dalawa. Nag-recruit din si D? Dalawa rin. So ilan ang bago sa left side mo? Apat. Si E nag-recruit pero isa lang naniwala. Si F nag-recruit pero isa rin lang ang naniwala. Ilan ang bago sa right side mo? Ngayon, kung ikaw ulit ang gagawin kong reference, may match ka o wala? Ilan? Dalawa. Kasi may apat dito, may dalawa doon. So 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000 pesos ulit. Georgian, ano mangyayari dito sa walang kamatch? Ang tawag namin dyan, waiting lang yan. Naghihintay. Ano inihintay? Eh di kamatch. Wala namang Pasko. Hanggang kailan maghihintay, walang deadline. Such that, pag yan nagkamatch, di ba ito sila, nasa left mo, dalawa waiting, nagkaroon ng kamatch sa right, 10 years from now, bang! Good news, 10 years from now, may 1,500 ka sa Alliance in Motion Global. Babayaran ka pa rin namin. Maliwanag ba? Yes. So, such that, pag ito tinutuloy ko, tignan nyo ha, pag ito tinuloy ko, ano napapansin nyo sa mga tao? Dumadami sila. So pag yan dumadami, ano nangyari sa 1,500 mo? So habang lumalalim yan, sa ayaw at sa gusto mo, parami ng parami, yung 1,500 ng 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 1,500. Ang daming 1,500. Alam nyo yung Leo Kaduyak? Naalala nyo si Leo? Alam nyo monthly average income sa amin? Kumikita si Leo ng more than 200,000 pesos a month. Saan galing? Sa 1,500. Sa dami ng 1,500. Si Leo, 200,000. Meron din si Wilfredo Laway. Ang average income niya is between 80,000 to 100,000 a month. Grade 6. Saan galing? Because they were able to multiply themselves. Ano tawag natin? Leverage. Leverage happens to be the most important technique to wealth. Kaya nga, as long as you're working for someone else, well, I'm not against those who are employed, but you and I know that success, or yung tinatawag natin financial freedom, you and I know that in order for you to become financially free, you must have a business of your own. And as long as you are working for someone else, you'll never become financially free. So dapat, maparumultiply mo yung sarili mo. Dito talo ang empleyado, kasi pag empleyado ka, between 8 to 5, ito lang yung time mo. Wala na. You are not able to multiply yourself. Kaya nga, you trade your time, talent, and skills dito sa 8 to 5. And then they pay you for something. Such that, pag wala ka ng time, talent, and skills, do you still make money? No more. Walang leverage eh. Dito, tignan nyo to. Kahit tuminto to, kumikita ba siya? Yes. Na-multiply niya na yung sarili niya rito eh. Kahit tuminto siya sa pagtatrabaho, pag na-network, kumikita pa rin ba siya? Yes. Kahit magbakasyon to, kumikita pa rin. Yun ang power ng network marketing. Kahit matulog ka na pag na-establish na, ulitin ko ha, pag na-establish na, pag di pa na-establish, huwag ka muna matulog. Parami ng parami ng parami ng parami yan. Ang daming 1,500 niyan. Kaya alam nyo ng word of the day? 1,500. Ang Tagalog ng 1,500 ano? 1,500. Ayan o, 1,500. 1,500. Kaya pag uwi nyo mamayang gabi, tinanong ka na mister mo, ba't ngayon ka lang tagal mo? Sabi mo, 1,500. Pagpasok mo sa Lunes, bukas sa opisina, tignan mo yung ka-opisina, pag naglakad sa harap mo, tignan mo na ganito. Pag tinanong, ba't ka ba ganyan makatingin? Sama makatingin? Sabi mo sa kanya, 1,500. Ang daming 1,500 niya. Nakuha ba nila? Yung 1,500 niya na magpaparami sa kikitain mo rito. Kentihin mo sa opisina mo dapat, 1,500. Ngayon, syempre, maraming mga tao, ang kanilang understanding about networking is that short-term lang siya, hindi siya long-term. Again, I challenge that because for a person like me, andito po ako for the last 17 years na. So kung short term to, bakit ako tumagal ng 17 years? Pangalawa, maraming mga company kasi, nung araw, kaya natutroma sa networking. Kaya alam nila hindi long term ang networking kasi may mga nagsasarang kumpanya sa networking, which is true. What separates AIM Global from those companies? Meron kaming tinatawag na safety net. Itong safety net,
we make sure na hindi kami nag-overpay. Kasi pag ang isang company nag-overpay, doon pumapasok yung risk. Siyempre, pag hindi kumita yung kumpanya, hindi na rin tayo magkikita-kita. Kaya we place this safety net to make sure na viable yung business. So sa isang araw, ikaw, pag nag-join ka sa AIM Global, you are only allowed up to about 16 matches per day. Ano ibig sabihin nito? 16 na 1-5. Sa isang araw, 16 na 1-5 lang ang babayaran ng AIM Global sa'yo. Sa isang araw. Paano pag lumagpas, wala ka ng bayad sa lagpas sa 16. Flash out ang tawag doon. Yung pang 17, wala ka na. Yung 18, wala na yun, onwards. Kaya pag nakaka-16 ka na, tapos may gusto pang mag-member sa'yo, makikita mo yan sa webpage mo Pag mamonitor mo kung nakakailang ka na Pag nakaka-16 ka na, tama na muna, bukas na yung iba. Kaya pag nakaka-16 ka na, tapos may pang 17 pa na gusto magpa-member, sabihin mo, bukas ka na lang. Kasi bukas, may panibago kang 16. Pag makulit, sabihin mo, please. Pag ayaw talaga, sabihin mo, please, sayang 1-5 ko. Pag makulit talaga, sabihin mo, please, papatayin kita. Pero masama pa ba yung 16 times 1-5 per day? No, because ang earning potential mo dito, pag na-maximize mo, this is equivalent to 24,000 pesos per day na kitaan sa AIM Global. Again, lalo na sa mga bago, first-timers, ang hirap intindihin nito. Ang hirap i-absorb. Tama? 24,000 araw-araw, ang hirap i-absorb. When a lot of people are making 10,000 a month, hirap na hirap. Where? Dito sa AIM Global, may mga distributors kami are making about 24,000 a day. Alam nyo, sa 25 days, magkano yan? That's 500,000 a month. Nakitaan. Nangyayari ba to sa AIM Global? Yes, I promise you, with all my heart. Ang dami namin distributors na kumikita ng ganyang kalaki. Minsan nga, masasalubong nyo lang sa elevator, napakasimpleng distributor, ang laki-laki pala ng kinikita. Kasi mga distributors dito, hindi maporma. Simple lang. So, ganito kalaking kinikita ng iba. Can you imagine what can happen to you if you're making this much already? Can you imagine? In fact, ang top distributor namin, hindi kumikita ng 500,000. Ang top distributor po namin, yung pinakamalaking kumikita sa AIM Global, ang kinikita niya, alam niyo magkano? It's an astonishing 2 million a month. Ang monthly average income. Alam niyo, hindi bahay ang pinagagawa, building. Totoo po yan. Ang hammer niya, kulay orange. May Pajero. Every year, nasa America, nagbabakasyon because of our travel incentive. Hindi ko sasabihin ang kinikita niya kasi for security purposes. Kasi, 1 million. Si Carlo Buenaventura. Andiyan siya ngayon, si Carlo. Yung top 2 namin, alam nyo, bata, 29 years old. For how many years, yung top 2, siya dati ang number 1 parate. Kaya lang inunahan nito. Last year. Alam nyo yung top 2 namin, 29 years old. 5-6 years in the business of AIM Global. Kagagraduate lang po ng engineering from Bicol, straight networking. Kulay itim naman ang hammer niya, apat ang kotse. Meron siyang imported na Accord, meron siyang Montero, meron siyang hammer, and another Civic. Yaman. Again, dahil nga, syempre, 29 pa lang, nakaka, tsaka single. Hindi ko sabihin pangalan niya. Pero alam nung iba yon, si Joseph Lim. These people are making a lot of money. Yung iba, bilis mag-isip eh. Jerjan, teka muna. Sabi mo kanina, maximum ang 500,000 a month. Di ba sabi natin, ang maximum, 24,000 a day? Sa isang buwan, magkano yan? Kalahating bilyon. So kung itong maximum, bakit may kumikita ng mas mataas pa sa maximum? Bakit may kumikita ng 2 million? Tama po yung logic nyo. Maximum, kalahating milyon sa isang buwan, sa isang account. Ang ginagawa ng iba, hindi lang isang account o hindi lang isang global package ang binibili nila sa sarili nila. Marami. Kasi common sense lang, didamihan mo GP, di malaki rin ang kikitain mo. Kaya ang ginagawa ng iba, hindi isa binibili, tatlo. Ikaw to, nature ng tatlo. Ikaw to, mag-recruit ka sa kabila. Ikaw din. Ngayon, pag nire-recruit mo yung sarili mo, ayaw niya, pa-check up ka. Sama ka, ayoko. Sa kabila, sino? Ikaw din. Sa ka ngayon,
mag-recruit ng tigda-dalawa dito at paramihin mo. Pag ito lumaki, nagkaroon ng group, kumikita ba tong account na to? Yes. Ito kumikita? Yes. Ito kumikita? Yes. Eh lahat yan, ikaw eh. Ang maximum na pwede nyong bilhin under a single account, you're allowed up to about 7 accounts only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan ang mabilis. Yan ang pinakamabilis na paraan para yumaman dito. Kaya, depende na yan sa availability ng pondo nyo. Siyempre, mamimili kayo kung isa o tatlo. Tatlo o pito. But logic will tell you, ano mas maganda? Tatlo o isa? Tatlo o pito? Pito. Depende na uli yan sa availability ng pondo ninyo. Pero ang importante, yun nga, mag-join muna kayo. May isang nagtanong sa akin, Sir, nalilito ako, hindi ko alam kung tatlo o pito bibiling ko. Sabi ko, naka-isa ka na ba? Di pa, sir, pero nag-iisip ako kung tatlo o pito. Saan ka na mag-isip ng tatlo o pito kung naka-isa ka na? Tama ba? Alam nyo si... Ayan. Si Leo, gusto nyo malaman ilan ang binili? Leo Kaduyak, di ba tricycle driver? Alam nyo ilan ang binili? Nang interview ko siya, bumili ng pito. Tinanong ko, saan ka kumuha ng pambili? Sir, inutang ko. Kasi may hipag ako, nagtatrabaho sa Italy. Can you imagine? Ginawa ng paraan. Kasi sa loob-loob niya, total mangungutang na rin lang naman ako, isagad ko na, pito na. Tinanong ko, yung asawa, alam niyo tumalupit, yung asawa niya, downline niya rin. Nagpa-member din, alam niyo ilan ang binili? Pito rin. Tinanong ko yung asawa, sabi ko, buti nag-member ka. Oh, sir, hindi ako papayag na siya lang member. Tsaka hindi ako payag, siya lang 7 accounts. Dapat 7 accounts din ako, sir. Sabi ko, bakit? Siyempre, sir, kasi yung cheque niya, cheque ko. Pero yung cheque ko lang. Ha? Pauta ka mga misis eh. Ha? Maganda ba yan? Kaya mga kaibigan, depende yan kung, you know, gano'ng kalaki yung pondo nyo. Pero ako, ang pinakamaganda rito, magpitong account ka. Ganito yan. Pwede mo simulan sa isa lang. Tapos magdagdag ka na lang. Ituturo sa inyo ng mga sponsor nyo kung paano. Kaya palakpakan nyo yung mga sponsor na yan. Oh. Second marketing program, meron kaming tinatawag na Unilevel. Ano tong Unilevel? Ito naman ang kikitain ninyo pag yung grupo ninyong to bumibili ng mga produkto. Every time na bumibili sila, gumagamit ng product o nagbebenta, may kita ka wala? Ang tawag sa commission mong yon, Unilevel. Ang tawag kay A and B, sila po yung first level nyo. Kasi ikaw ang una, ikaw yung personal nag-recruit. Ang tawag kay C, D, and F, ano? Second level. Yung marirecruit ni second, third. Tapos, fourth. Grabe. Tapos, you're a genius. Palaki ng palaki. By the way, tignan nyo kung paano lumaki to. Ang first level nyo ilan? Dalawa. Second level nyo ilan? Apat. Ang third level nyo ilan? Walo. Yung walo, pag nag-recruit ng tigda dalawa, ilan na yan? 16. Tapos, 32. Tapos, 64. And then, 128. 256. Tapos, 512. And then, 1,024. And then, 2,048. And then, 4,096. Sabi ni iba, wow, ang galing naman niya. Di po, 3 years ko nang ginagawa yan, kabisado ko na. Ikaw man, araw-araw gawin yan. So, ang point ko lang dito, tignan nyo, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. By your tenth level, 1,000 na tao. Ganun siya karami. Now, itong mga taong to, every time na bumibili, gumagamit ng product, basta first level mo, ikaw, meron kang 10% of the product sales value. Every time na bumibili, gumagamit, nagbebenta ng product. Mula second level hanggang 10th level, may maliwanag ka namang 5% of the product sales value. So no, in essence, ano ibig sabihin nito? Every time na bumibili, gumagamit ng product ang tao dito sa grupo mo, ikaw, may kinikita ka. Depende sa level. Pwedeng 10%, pwedeng 5%. Can you imagine? Lahat to distributors, taga-AIM Global members, iinom ng kape. Anong bibiling kape? Anong bibiling kape? Live-in. Pag ito taga-AIM Global at ang biniling kape, copy ko, may tama to. Maliwanag ba? Yes.
Every time na bumibili ng kape mga tao dito, may kita ka wala? Umiinom pa lang ng kape, eh magbebenta pa. Can you imagine ikaw to tuwing umaga? Pwede mong imagine buong grupo mo tuwing umaga umiinom ng kape, kasabay mo pagising. So habang uminom ka ng kape sa umaga, pwede ka mag-imagine. 10%, 10%, 10%. Para ka may grocery, nakuha nyo ba? Pag may gumili ng glutathione dyan, may kita ka. Pag may bumili dyan ng toothpaste, may kita ka. Pag may nagbenta dyan, may kita ka. So technically, because you're able to leverage yourself, kahit hindi na ikaw yung nagbebenta, basta may grupo ka, kumikita ka pa rin. E di ang ganda, paano pag lumaki itong grupo mong to at humabot sa mga bansang ito? Alam nyo what's good about international sponsoring? Pag nag-recruit kayo sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, pag nag-Skype kayo o nagtawagan kayo, sa kanila, hindi uso dun ang single head. Sa abroad, dahil may kinikita sila, ilan ang binibili? 7 heads. Kasi they can afford eh. Tama ba? O paano kung makarecruit ka ng kamag-anak mo somewhere, kaya ng 7 heads? Yung na-recruit niya, nag-7 heads din. Lahat ng grupo mo nagsipag-7 heads. Di ang daming 1-5 nun. Tuwing gigising ka sa umaga, 1-5. Do you understand what I'm saying? Yes. Naano kapalit nito? Tao, magre-recruit ka lang. Ladies and gentlemen, again, instead of you just working for someone else, ang akin dun, kung kaya mo magtrabaho sa pangarap, o kaya mo magtrabaho para sa ibang tao, bakit hindi mo kaya magtrabaho para sa sarili mong negosyo at ikatutupad ng mga pangarap mo? Kasi, pag ginawa mo tong pagre-recruit, para kanino ba yan? Para ba sa AIM Global yan? No. Para sa'yo yan. Georgian, baka mahirap. Well, mahirapan ka man, sino ba makikinabang? Ikaw din. Last, tapos na po ako. Rene? Alright. Ang tawag namin stair step. Itong stair step, well, ang kailangan lang tandaan dito, lahat ng products, may points. Yung points gagamitin namin for your promotion. Saan ka mapopromote? Sa hagdanan na to. Georgian, bakit 3 marketing plan ninyo? Mamimili ba kami dyan? Hindi nyo kailangan mamili. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, sa 3 paraan namin kayo sabay-sabay babayaran dito sa AIM Global. Habang kumikita ka sa binary, iba yung commission mo sa Unilevel. And habang kumikita ka sa Unilevel and binary, iba yung kinikita mo sa stair step. That's why our distributors here are happy because they're making a lot of money. Una, pag maliit pa yung grupo mo, wala ka pang points, ang tawag namin sa'yo distributor. Pag yung buong grupo mo gumagamit, bumibili ng product, nagkaroon sila ng 10 points, we promote you to silver executive, may additional 10% overriding commission ka pa. Pag umabot ng 100 points yung buong grupo mo, kasi can you imagine, pag bumibili, gumagamit, nagbebenta ng product ang mga tao dito, may points yan, wala? Pag lumaki itong grupo, ano mangyayari sa points? Lumalaki. So pag lumalaki yung points, na po promote ka rito? Pag umabot po ng 100 and above, we call you gold executive, may 20% overriding commission ka na. Finally, the highest position as far as the marketing program is concerned is 1,000 points, we call you global ambassador, 30% na ang overriding commission ninyo. Ito mayayaman sa amin. 2 kotse, 3 kotse. Maganda rito kasi may travel incentive pa kami. Travel incentive namin, all expense paid sa Asia. Mamimili kami ng country sa Asia, doon ka namin papupuntahin pag nakuha mo yung requirement. Last year and this year, ang pinili namin Hong Kong. All expense paid. Last year alone, alam nyo ilang distributor nakakuha ng promo namin na to? Na incentive namin na to? More than 300 distributors po ang pinadala namin sa Hong Kong for an all expenses paid trip. Maganda dyan sa all expense paid trip na yun, alam nyo, pati pocket money free. Back and forth, ticket free. Accommodation free. Entrance sa Disneyland, tsaka sa Ocean Park, free. Lunch, breakfast, buffet, lahat, free. Kaya busog na, kumakain pa eh. Nahihilo na, kumakain pa din. Sayang eh. Hong Kong. Ang maganda rito, out of 300, 200 dyan, first time makapunta sa Hong Kong. First time makasakay na aeroplano. Can you imagine 200 na tao first time? Airport pa lang kagulo na. Lahat gusto sa window seat. Hindi lang kami Asian nagpapapunta. USA, all expense paid, pupunta ka sa US. For 2 weeks, magbabakasyon. LA, Utah, Las Vegas. Lahat pupuntahan mo. Lahat bayad ng Alliance in Motion Global. 2 linggo. Ang maganda rito sa US,
May visa assistance ka pa. Tutulungan ka namin makakuha ng visa mo sa US Embassy kasi yung partner natin sa States, which is Nature's Way, magpapadala ng certification sa US Embassy certifying that you're allowed to travel. Distributors namin, ang visa na nakukuha, yung pinakamahirap makuha na visa, 10-year multiple entry na tourist visa. US. Last, Europe. We send you to Europe. Depende kung ano yung makuha mong requirement. Lahat to, travel incentive namin. Hindi lang yan, meron pa kaming profit sharing for global ambassadors. Lahat yan na-enjoy ko na sa incentives. Ang ayoko lang i-enjoy dito yung last, yung inheritance income. Ano yung inheritance income? It's an income that you make even the work has been finished, even after the work has been finished. One day ito ka. Let's say one day, yaman mo na. Dami mong pera, you know. Karolex ka. Bag mo. Louis Vuitton. Belt mo. Alam mo yung H? Honda. Hermes. Ganun ba? Tapos kilala ka sa bangko pag bumababa ka. Hindi ka pumipila. Alam niyo ba pag marami kang pera sa bangko, hindi mo kailangan pumila. Diretso ka sa manager. I know. Ganun yun. I know. Tapos, hindi mo kailangan tumawag sa kanila. Sila tatawag sa'yo. So, ang yaman mo na, Wante. Tapos, ang ganda ng kondo mo. Kotse mo, BMW. Alam mo yun. Walang tint. Tapos, nagda-drive ka. Naka-stop kayo sa EDSA. Nakita ka nung bus. Yung mga tao, tinitignan ka. Nasa loob ka ng BM kasi ang ganda-ganda mo. Tapos, ikaw, sa peripheral mo, nakikita mo, pinagtitinginan ka. Pero sa loob ng BMW, gumaganito, ganito ka lang. Pero one day, namatay ka. Wala din. Naka-Vuitton, naka-Hermes ka, naka-Rolex, wala din. Namatay ka. Kinuha ka na ni Lord. Tanong, lahat ba ito mamamatay? Kakaiba yan. Pag ikaw namatay, lahat ba namatay? Ay ba yan? So technically, bumibili, gumagamit, nagbebenta pa rin ang product to. Tama? Nagre-recruit pa rin. Tama? Tuloy-tuloy pa rin yung 1-5 mo. Tama? Pero dahil physically patay ka na, guess what? Itong account mo to, transferable sa asawa mo. Ang ganda, di ba? Paano kung wala kang asawa, next of kin? Yung pinakamalapit na kamag-anak mo, let's say mother, or sister, or brother. Pag yung asawa mo namatay, o di sa anak. Pag yung anak namatay, sa yaya. Hindi, yung biro lang, ha? Yaka mo ng yaya. Ano ibig ko sabihin dito? Long term. That's why this is far, far better than working for someone else. Again, I have nothing those who are working for some people, those who are employed. I have nothing against you. I myself was an employee before. Wag kayo magre-resign. Gabi na po, bukas na. Pero can come to think of it, yung paghihirapan mo dito, pwede mong ipamana. Hindi mo wala sa yung pinaghirapan mo. So kung titignan nyo mabuti, lahat ng pinakita ko, maganda ba? Maganda ba siya? Yes. Alam mo, hindi lang siya nagiging maganda minsan pag ang issue ito. Tama ba? May mga distributors kami dito, katulad ni Roy Cueto. Roy Cueto is a global ambassador. Nakatira siya sa Bel Air, somewhere in Laguna. Ang bahay niya, 8.5 million. Kotse niya, naka-Fortuner, naka-Altis, naka-Starrex. Every year, nakukuha niya yung travel incentive sa States. Profit-sharing qualifier din siya. Pag tinanong mo si Roy, Roy, magkano bahay mo? Hindi niya sasabihin 8.5 million. Sasabihin niya, bili ko sa bahay ko, 7,980 pesos lang. Can you imagine? Kaya, mga kaibigan, para sa akin, di natin makukuha ito ng isang upuan. Ano ba naman yung balikan nyo siya at pag-aralan? You're coming here tonight, it's not a matter of accident. You're coming here tonight, may purpose. I don't know kung maniniwala kayo sa amin or hindi. It's up to you because my job tonight is not to convince you. My job is to just show you how wonderful opportunity it is. Ang maganda, pag sumusubok ang isang tao, hindi mo naman alam kung ano makukuha mo eh. Hindi mo alam kung malaki o maliit. Pero may makukuha ka. Pero pag hindi ka sumubok, alam mo na kaagad na wala kang makukuha. So it's better, you know, just to try. Instead of using the old obsolete formula of 20-year or 40-year plan. Naalala niyo itong 40-year plan? Yes. 3:97 ang ratio mo dito. For all you know, ladies and gentlemen, baka nandito na ang sagot sa matagal niyo ng mga pangarap.
Kaya, tapos na po ako. And ladies and gentlemen, it's my privilege to share with you this opportunity. Again, I'm not supposed to be your speaker for tonight. Our speaker for tonight is a very, very special person in this company. Because this person, they put up this company about 7 years ago. Ang maganda, very extensive ang experience about this business. Marami na itong tao naging nagawang milyonaryo sa negosyong ito. And you know, over the years, marami na ang nagbago ang buhay dahil dun sa nakita nilang vision with regards to this company. Ladies and gentlemen, it's my privilege and honor to introduce to you our Vice President for Sales and Marketing, Mr. John Asperin! Hello, good morning! Wow, ang daming tao. Pwede pala para Georgian Gonzalez. Ang ina ng mga palakpak nyo. Siyempre, acknowledge din natin, Arnel Limpin! Upo kayo para makita nyo, upo kayo. And of course, June Espinosa. Yan po yung tatlong training team. Siyempre, katabi din nila itong Global Ambassador Millionaires Club, Michael D. Tan. Yan. Anyway, pwede ba palapakan natin yung mga nag-speakers kanina? Palapakan po natin. Si Michelle, si Georgian, and sa mga first time, sino yung first timer ho ngayon? Pwede makita yung kamay yung mga first timers? Wow, ang dami pwede palapakan yung mga first timers. Sa mga first timers, alam ko medyo late na ho, pagod na ho kayo at gutom na ho kayo, pero sinabi ho ba sa inyo na after na ho ng seminar, lahat ng first timer ay kakain? Ba't tumatawa ho kayo? Ayaw nyo ho ba? Di ba pagkatapos ng seminar, uuwi kayo? O di kakain kayo? Biro lang ho. Ako po si Raymond Asperin, mas kilala sa pangalang John. Ang apelyido ko po ay Asperin, kaya mahirapan yung kalimutan to dahil to po ay gamot. Ang middle initial ko po ay B, Bio Jessic. Ako po ang isa sa may-ari ng kumpanya. Ako po yung pinakabata at pinakamay itsura sa mga may-ari. Ha? Huwag ko kayong mayayabangan, ano ho? Huwag ko kayong mayayabangan dahil tatlo lang naman kaming may-ari. Yung dalawa may edad na. Ako ho yung pinakabata. Tinayo ho namin to noong 2005 sa isang hangarin. Naniniwala ho kami sa ganitong klase negosyo. May pera, nakakatulong. Kaya ang problema, sa background ho namin, mula nung kami nag-join sa ganitong klase negosyo, alam yun, nasisira ho yung pangalan ng negosyo to, ng ganitong industriya sa dami ng mga kumpanya nagsara at ng mga nalugi at naloko. Pero kami ho mga may-ari, tatlo ho kami may-ari, presidente, isang doktor, mga top distributor ho kami ng mga legitimate companies. Ang problema, yung mga legitimate companies na sinasalian namin, nagsasara din po. Opo. So, ang background ko, ang layo ho, physical therapy ho. Hindi ho ako marketing person. Hindi ho ako negosyante. Pinasok ko ho ito way back 1998 nung estudyante pa lang ho ako. Kaya kung tatanungin niyo ako gano'ng ako katagal dito, estudyante pa lang ho, ginagawa ko na ho ito. Hindi ko na ho ikukwento. Saglit lang ho. Okay lang ho ba? Yes. Parang alulungkot ninyo. Parang wala kayong kabuhay-buhay kausap. Alam niyo bang namimigay ng pera dito? Yes. Oo, kita niyo na pagdating sa pera, ha? Ibotal niyo, yes! Ako po ay na-invite sa isang kumpanya na hindi ko nababagitin yung pangalan, Forever Living. No, 1998 ho, inibita ho ako dyan. Wala akong kamuang-muang sa ganito klase negosyo. Ang daming tao, ganito rin. At lahat ng tao, puro palakpak ang wala naintindihan. Isa lang siya sabi ng speaker, sinong gusto yung umaman? Yung mga tao, kami, kami! Yung sponsor ko, yung kaklase kong babae na nag-imbita sa akin, Peter rin ho, paano yung ganyan sa tuwid ko? Di ba maganda? Di ba? Di ba ginaganyan ako? Ako naman, oo, maganda, maganda, maganda. Pero wala ko talaga naintindihan. Malamang, wala rin kayo naintindihan ngayon. Alam niyo bakit? Sa dami na sinabi kanina, sa dami na pinag-usapan, wala na ako kayo maalala. Paglabas yun ito, maalala nyo lang yung 1-5. Saan galing? Doon sa 1-5. Yun lang ang maalala nyo. So, naumaten ho ko sa yung kumpanya na banggit ko, and katulad ng marami, hindi rin po ko sumali. Katulad ho ng speaker, actually, yung totoo, yung speaker, si Georgian, isa ho yan sa upline ko. Alam nyo ba yung upline? Yes. Sa mga first-timer, parang ganito yan. Tatay ng tatay ng tatay ng tatay, parang ganun. Nakuha niyo ako? Siya po yung nasa taas, isa sa mga top distributor ho yan. Ako po, nasa ilalim. Pero eventually ho, hindi ko na ho pabahin pa, nag-join ako sa ganito negosyo, kasi ho, yung kaklasiko, kumikita ho ng 50,000 per month, dun ho ko nainganyo. Hindi ho kumukang pera, pero gusto ko ho ng pera. Kaya nakita ko 50,000, siya lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. Ginawa ko yung negosyo na isang taon.
Lahat na kaibigan, barkada, kamag-anak, kaklase, lahat na naging girlfriend ko, naging boyfriend ko, pinagsama-sama ko lahat yan. Inimbita ko. Di ba yung babae, yung lalaking kaibigan, boyfriend yon? So inimbita ko. Good news ho. Wala sumali. Napakahirap mong gawin itong negosyo to kapag wala sa puso mo. Kayo man ang lumugar sa sitwasyon ko, 1 year mong gawin, walang sumasali, bibigay ka. Mahirap po talaga. Kaya lang, yung sponsor ko, nag-iisang 1,000 na ho, isang buwan. Kaya sabi ko, bakit siya 1,000? Ako hindi. Walang makuha. Bokya. Alam mo sabi sa akin, mag-quit ka na lang kung gusto mo. Pero pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Yun ho ang iniisip ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon ho, iniisip ko yan. Kung hindi ako sumali sa ganito negosyo, kung hindi ako nagseryoso at tumuloy, sino kaya ako ngayon? Ano kaya ako ngayon? Malamang hanggang ngayon, empleyado ho ako. Hindi ko alam. Siguro ahente. Hindi ko alam. Siguro artista. Hindi ko ho alam. Hindi ko alam. Ha? Kung makapalakpak ho kayo, parang kala nyo. So, hindi ko na ho pabain. Naka 6 years po sa kumpanyang yun. Sineryoso ko. Naging manager din po ko. And out of thousands of distributors po doon, naging number 18 din po ako doon. Top 18. Kumita ako ng 18 million in 6 years. Pwede na, di ba? After 6 years po, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ako sa kumpanya, hindi ko kakahiya, pero hindi ko pinagyayabang. Siguro narinig nyo na ako yung first quadrant. Narinig nyo na ba yan? Sumali ho ako doon. Pero 6 months lang ho ako doon. After 6 months, umalis po ulit ako. Kumita ako 1.2 million 6 months. Pwede na. Pero umalis ho ako. May nakita ko sa kumpanya, iGen Portal. Doon ako nakaipon ng malaking pera. Bakit po? Isang taon ho ako doon. 12 million ho ang kinita ko. Ibig ko sabihin, 1 million, isang buwan ang kinita ko. Wala kayong kabuhay, buhay kausap. Sabi ko, 1 million, isang buwan. Yung mga itsura nyo, parang gusto yung sabihin sa akin, o ano ngayon? Hindi ko pinagyayabang yun. Siya sabi ko, may pera ho talaga. After 1 year ho sa kumpanyang yun, umalis po ulit ako. Alam ko nang iniisip nyo kung first-timer ho kayo. Alam ko tumatakbo sa isipan nyo. Kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka pa? Tama mali? O, ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat kung sarado na? Sirao mo ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Katuro, lilipat ka. Ito yung pangalawang tanong mo. Alam mo na nagsasara, sali ka pa rin ng sali. Tama naman, di ba? O, ito sagot ko. Dahil mula noon ho, hanggang ngayon, wala ako kumakita ng negosyo na pwede ka kumita ng malaking pera na maliit ang puhunan. Wala ho talaga. Ngayon ho, may-ari na ho ako. Mayaman na ho ako. Ang dami ko na ho din ibang negosyo. Meron ho mga, basta ang dami na ho. Mga kaibigan, sa ibang negosyo ho, million-million ho ang puhunan. Million ho. Para bumalik ho yung puhunan, it will take 5, 7, iba 10. Ibig ko sabihin, for the next 10 years or 7 years, hinihintay ko kung mababawi ko pa. Nakuha niyo ako? Pero ba't ko ginagawa? Bakit pa rin ho tumataya? Kasi ho, ganun ho, bakit ang mayayaman? Lalong yung mayaman. Kasi ang mayayaman, yung pera nila, ininegosyo pa nila. Yung mahirap pag kumita, ginagastos na nila. Nakuha niyo ako? Pag wala tira, maghihirap na naman ulit. Ganun ho nangyayari. Pero anyway, ang focus ko, ito negosyong to. Sa mga first-timers, alam ko marami kayong questions. One, unang tanong, huwag natin pahabain pa. Huwag natin mga details. Yung general questions na lang. One, first-timer ako, kikita ba talaga ako sa tulad na sinasabi ninyo? Pwede ba mangyari sa akin yun? Tama. Hindi, ako sasagot eh. Ano yung sinasagot? Sabi niya ba? Yes, yes. Number two, baka magsara din kayo katulad ng mga nagsara. Tama. Paano kami? Maibit kami sa gitna. Kakasalan namin, sasara nyo rin pala. Tama, di ba? Uy. Kala ko, wala akong kausap eh. Number three, bakit food supplement? Saan ka tutakan food supplement? Name it. Tumingin kasi sa internet. Diyan naman sa EDSA. Sa mga commercial. Pumunta ka sa Mercury Drug. Ang dami din networking na food supplement. Saan ka tutakan food supplement? At lahat ng food supplement, pakinggan mo, isa lang sinasabi nila. Mabisa sila. Pero, wala, meron bang food supplement na sabihin ganito? Medyo mabisa. Wala, di ba? Isa lang sabihin, gagaling ka! Di ba? Lahat gagaling ka. Lahat may mga testimony. Kaya sasabihin mo, malilito kayo. Ano ba talaga? Vitamin C na lang. Ang dami sa katutak ang vitamin C. So, bakit food supplement? Yan. And finally, number 4, kung ako sasali, yung tanong niya, tinatanong ko. Kung ako sasali, paano yung iibitahin ko? Baka hindi naman sumali. Di sayang lang yung pagsali ko.
Sige, unahin natin yung number one. Ano ulit yung unang tanong, number one? Wala na. Hindi talaga nakikinig. Alam mo, Pilipino, gustong-gusto yung ini-entertain. Oh, pero pagka kundi, pag palabas dito, ano sabi? Eh, di ko alam eh. Ano sabi? Eh, okay. Eh, sali ka. Oh, bakit? Eh, what the? Yan ang Pilipino, ha? Oh, sige, yung number one. Ano nga pala yung number one? Pati ako, nakalimutan ko na. Kikita ba talaga ako dyan? Yan. Kikita ba ako katulad ng kinikwento dito? Mga kaibigan, for the past, how many years since 2005, we have created more than 700 millionaires already. Ang rate po natin ngayon, ang rate po natin is 2 millionaires per week ang kinikreate namin. Dalawang tao nagiging milyonaryo linggo-linggo ho. Grabe, no? Grabe, no? Ngayon, sasabihin nyo naman, eh, natural, yung mga tao ngayon, yung mga nauna. Dahil ang kumikita dyan, yung mga nauna. May point din naman. Ito explanation dyan eh. Katulad sinabi ni, ewan ko na-explain niya. Kung ikaw to, tinan mo, tinan nyo. Tinan nyo. Ikaw to, ang dami mo inimbita. Isa lang naniwala. Ganun ka kalala. Ha? Isa lang naniwala. Ha? Siguro sabi natin, nanay mo na lang, pinagbigyan ka lang. Nakawala nanay mo. Anak, ano yung pinagkakabalan mo? Nanay mo, sumali. Yung nanay mo, kinulit mo. Ang dami rin inimbita. Good news po, isa lang din na paniwala. Sino? Tatay mo pa. Yung tatay mo, walang kamalay-malay, isinari lang ng nanay mo. Eh dahil sa member, ano sabihin? Oy, member ka na in global. Ano yun? Basta sumama ka, member ka na. Kunin mo yung benefits mo. Ano yung benefits? Iikokan ka, x-ray ka. Dinala dito, yung tatay mo. Yung tatay mo, hindi uli niya to. Wala akong alam dito. Kinulit ng nanay mo. Kinulit mo rin. Buti na lang itong tatay mo, may kilalang isa. At yung isang inimbita niya, halimaw pala. Ang daming inimbita. Sumabog, naging global ambassador. Pwedeng mangyari yun. Hindi mo ito kilala. Kilala ng tatay mo. Pwedeng mangyari yun. Pag ito naging global ambassador, if you remember, itong tatlong to, pare-parehong global ambassador. Ibig ko sabihin, hey, hindi yun ang point ko. Pinapalapakan nyo, hindi pa yun ang point eh. Nauna yung excitement niya eh. Ang point ko, sino nauna, di ba siya? Pero, mas malaki kinikita nito. Bakit? Di ba may 1-5 siya? At di mas malaki kita to? Nakuha niyo ako? Yes. Ang good news dito, pag kumita to ng pera, kumita, pwede pa siyang bumili ng isa pang account. Ano yung sabihin nun? Ito siya. Bumili siya isa pang account, ilagay niya dito. Bakit siya bibili sa pang account? Kasi ang dami niya pang kilala eh. Instead niya yung mga kilala niya, para malaintindihan niyo, ikaw to. Nag-imbita ka ng isa. Kikita ka, tama? Yes. Dalawa lang ba ang kilala mo? Hindi. Magdadagdag ka pa, iimbita ka ulit. Pero hindi mo na pwede ilagay dito. Ilalagay mo sa ilalim ng bawat dalawang yan. Kasi dalawa lang eh. Pag nilagay mo dito, kikita ka pa rin, yes. Kaya lang, binigay mo sa kanya. Pag nag-imbita ka ulit, lalagay mo dito, binigay mo sa kanya. Eto, worse ngayon. Apat na inimbita mo. Eh, may inimbita ka pa. Saan mo lalagay mo yan? Dito mo ilalagay. Kumita na siya. Parang binigyan mo siya ng pera. Wala siyang ginagawa. Tama. Naglagay ka pala isa. Dahil ang inimbita mo, 6. Kumita ulit to. Binigyan mo siya eh. Good news ngayon. Oo, kumita ka dahil meron ka dito. Pero binigyan mo yung pera sa kanila. Ang good news dyan, ang ginagawa ng iba, katulad ko, instead na ito, nag-imbita ka agad ako, ako kagad to. Ako din yan. Para iimbitahin ko, lahat, ako yung kumikita. Same effort, dagdag ng dalawa. Intindihan nyo? Sabi ng mga persona, wala na, nalito na. Kanina, 1-5 lang. Ano yan po? 1-5 na yan. Bakit yan? Maintindihan nyo, as you go on, pag-aralan nyo yung negosyo, hindi nyo maintindihan sa umpisa. Ang point dito, mga kaibigan, ang kumikita, yung masipag. Hindi yung nauna. Ito naman tanong iba. Eh, kung masipag din to. Oh, di sino kumikita na mas malaki? Remember, ang isang account, pwede ka lang kumita up to 24,000 pesos per day. Naalala niyo yun? Kaya kahit anong sipag mo, hanggang 24,000 ka lang eh. Uy. Nakuha niyo? Kaya kahit nauna ka, may limit ka eh. Hanggang dun ka lang. Nakuha niyo? Hindi pa rin una-unahan. Last, sasabihin niyo, oh, sige na, naintindihan na namin. Hindi mo, pasipagan. Kaya lang, sabihin natin na imbita na lang. Hindi wala nang maimbita.
O, ito sagot ko. By the time nangyari yun, mayamang-mayamang ka na. Worse, patay ka na. Alam nyo bakit? Tining tumaygi. Pag-aralan nyo. Ang refrigerator, ang isang bahay, isa lang refrigerator. Nakuha niyo ako? Ang daming brands ng refrigerator. Ang daming nagbibenta ng refrigerator. Huwag na lang yun. Pumunta ka lang sa factory ng refrigerator. Araw-araw, daan-daan ang ginagawa. Gawa sila ng gawa. Ibig sabihin, may benta. Hindi mo sila gagawa kung di bibente. Paggawa sila ng gawa, hindi na uubos, gawa ng gawa. Ang tanong, isa lang naman ang kailangan ng bahay sa refrigerator eh. Bakit gawa sila ng gawa? Ibig sabihin, there's no such thing as saturation. Hindi mo masasaturate ang market. Ganun kalaki ang market. Araw-araw may pinapanganak. Araw-araw may nagiging 18. Paano ubusin yan? Nakuha niyo ako? At ang pinag-uusapan natin, hindi yung AIM Philippines. AIM Global. Nakuha niyo ako? Lakihan niyo yung tingin niyo. Tapusin natin daw. Tapusin natin. Number 2. Ano yung pangalawang tanong? Magsasara. Baka magsara din kayo. Ito yung ginawa namin noong 2005. Tinatayin namin to. Ano sabi ng mga tao sa amin? Hindi porke magaling ka magluto, pwede ka na maging magaling na restaurant owner. Naitinday yung sinabi? Hindi porke magaling ka magluto, pwede ka na maging magaling na restaurant owner. Tama ho yun. Ito sagot ko. Kung sino may karapatan magtayo ng restaurant, dapat yung marunong magluto. O di ba mas may point yun? O tinan nyo to. David Salon, bakit sumikat? Kasi mismo nang gugupit, yung may-ari, marunong nang gupit. Di ba Ricky Reyes, bakit sumikat? Kasi mismo may-ari, alam niya ginagawa niya. Nakuha niyo ako? Yes. Lijas Lechon, ba't sumikat? Kasi mismo may-ari, mukhang lechon. Ay, hindi. Magaling maruto, magluto ng lechon. Di ba? Kaya sumikat niya Lijas Lechon. Nakuha niyo ako? Ibig sabihin, hindi sa pagmamayabang, hindi ko nila lahat, pero kadalasan ho, ito lang ho yung kumpanya, yung isang may-ari, nakikita niyo, nagsasalita, umiikot ng Pilipinas. This week ho, nasa Davao ako. So next week ho, Cebu ako. Bago ho dito, galing po ng Lucena. Bago Lucena, galing po ako ng Hong Kong. After po ng Cebu, pupunta naman ho kami ng Singapore. Pagkatapos, Europe. Bakit po? Eh, ang dami nating branch eh. Ang hindi ko lang pinupunta, Nigeria. Oh, hindi ka naratawa kayo. Laki ng market natin doon. Ba't di ako napupunta ng Nigeria? Kasi si Duque muna bago ako. Yung presidente muna bago ako. Anyway, so ang question, magsasara ba kayo? Kaya nga namin tingayo ito eh. Alam niyo kung bakit? Sawan-sawa na kami sumali sa mga kumpanya nagsasara. Kaya namin ito tinayo para hindi na magsara. Yun ho ang idea namin. Bakit dami sasara ito? Dami yung mayaman, maganda yung produkto. Ba't dami sasara? Ay kung sasara namin ito, hindi ako magpapakita. Bakit? Hanapin niyo eh. Nakuha niyo ako? Itong itsuran to, maluloko? Yeah! Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo. Tinan mo! Pag maporma yan, walang pera yan. Puro dating, walang datong. Pangatlo, tapusin natin. Ano yung pangatlong tanong? Ano yung pangatlong tanong? Food supplement na naman. Bakit food supplement na naman? Mga kaibigan, 3 major reasons bakit food supplement. Number 1, dapat ang produkto highly consumable. Imagine nyo kung produkto natin bag, sapatos. Kailan ulit kayo bibili ng sapatos? Ha? Kinakain nyo ba yung sapatos? Hindi, di ba? At yung sapatos, pinapamana. Huwag magtapon yan, gagamitin ni Junior yan. Oh, di ba? Yung mana, gamit-gamit pa. Matagal maubos. Ang food supplement, mabilis maubos. Number 2, dapat may unique selling proposition. Ano ibig sabihin nun? Kung yung produkto mo, mabibili sa labas, eh, ba't pa bibili sa'yo? Di doon na lang bibili sa sigurado laging bago. Nakuha niyo ako? Ba't pa bibili sa'yo? Ang bibili naman pala doon. So, dito, dapat unique selling proposition. Kahit saan ka pumunta sa buong mundo, wala ka mabibili ng produkto nito, kundi sa AIM Global lang. Nakuha niyo ako? Kahit gumirek ka sa Nature's Way, kahit ilang milyon ang dalhin mo, Nature's Way, I'm going to buy these products, yung products ng AIM Global. Bebentaan ka? Hindi ho. Saan kayo tuturo? Sa AIM Global. Sino mayari? Pilipino. At ang isa sa mayari, nasa harapan mo. Nakuha niyo ako? And number 3, bakit food supplement? Mga kaibigan, it builds loyalty. Ano yung loyalty? Kahit hindi ako kumita ng pera, basta gumaling ang nanay ko sa high blood niya, bibilin ko yan. Kahit hindi ako kumita ng pera, basta gumaling tatay ko sa arthritis niya, sa cancer niya, bibilin ko yan. Pag gumaling yon, it builds loyalty. Kaya food supplement. Nakuha niyo ako? Last, number 4. Baka naman yung imbitahin namin, hindi sumali. Eh, sayo naman yung pinansali namin.
Hindi, malatapos po yan. Yun lang. Lima gagawa tayo. Kung inibitan, hindi sasali. Pero ito lang sabihin ko sa inyo. Pakaibigan, mas marami hindi sasali kaya sasali. Pero sa negosyo o kahit isang bagay, importante buo ang loob mo. People fail in this business if they are emotional. Ano yung emotional? Nangimbita, ayaw. Ano yung tsura? Ayaw mo? Ano sabihin namin? Tuloy ka lang, ganyan talaga. Lalakas na naman loob. Sige, upline. Nangimbita ulit, ayaw na naman. Ayaw mo rin. Hanggang isang araw, sabihin niya, ayaw na! Ha? Mahirap! Mga kaibigan, hindi porke na isang ayaw na isang tao, tapos na ang buhay mo. Hindi ko ganun yun. Remember this. Remember this. Many war has been won. Even the first few battle was lost. Ulitin ko, English eh. Many war has been won. Even the first few battle was lost. During World War II. Sino hong buhay na ho dito ng World War II? World War II! Pearl Harbor. Naparod ko yan eh. Nilibro ko yun eh. Pinag-aralak. Ang hilig ko sa gyera eh. Hindi ako nakipag-gyera. Pero ang ganda, ang daming leso sa gyera. World War II, Pearl Harbor, the mighty fortress of the entire Americans in the Pacific Ocean. Thousands of American soldiers. Hundreds of aircraft carriers. Or I mean, fighter jet planes. Several aircraft carriers. Ang daming, pareho lang yun. Ganding yun. Basta may jet saka fighter, andun na yun. Nakakalito eh. Kayo ba naman gutom ang sakita? Malilito ko talaga eh. Ang dami. But on December 7 of 1941, hindi mo makakalimutan yan. December 7 of 1941, it was surprised by the Japanese. And thousands of Americans died. The whole world was shocked. Vulnerable pa lang ang Pearl Harbor. Anong point doon, mga kaibigan? Sa unang laban, ano nanalo? Axis. Natatalo Allies. But it doesn't mean natalo Allies. Tumuloy ang gera. At the end of the war, sino nalo? Allies. Ang sabi ng emperor ng Japanese, this is a true to life story. Anong sabi dun? We have just awakened a sleeping giant. Mga kaibigan, pag kayo may kausap kayo at ayaw niya, ano sabi mo? Thank you for your time. You have just awakened a sleeping giant. Pag mayamang maya, ha? Sasabi mo, pag talikod, I shall return. Pag mayaman mo na, balikan mo. Oh, katulad ko, noong ako'y nagka-kotse, ang dami ko inibita mga klase ko, PT, physical therapy, gustong-gusto mag-abroad. Kailangan na experience, nagtayo ng clinic sa Las Piñas, sa Pulang Lupa. Nagtayo ng clinic doon. Hindi ako sumali. Pito kayong barkada. Ani, nagtayo ng clinic. Ako hindi. Pero tatawanan ako, tawag sa akin. Ah, recruit. Oh, nagka-kotse ako, year 2000, Honda VTEC SIR, Tafeta White, brand new, walang plaka. Pagdati, ang una ko pinuntahan, barkada ko. Yung tao ko talaga. Pag-park sa tapat ng clinic, pip, 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 pip. Ha? Yung mga barkada ko, nakaputi. Magtitinginan, siyempre, brand new, wala pang tint. Kita ko sa loob. Nagtagang, sino yun? Ako naman naka-shades. Sabi isa, pulling words. Sana ho yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano bang prinsipyo ko? Nauuna na kayo. Yes, yes. Ano ba yung prinsipyo ko? Sana ho yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may oras pa, habang may lakas, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Marami kasi sa atin, hindi pa ang nauna sa utang, pare-pareho lang yan. Ganyan din yung iba. Sa aling tekla, kilala ko. Nagsanaran nito, wala nangyari. Ganyan din yun. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng opportunity susubukan mo. Pag una, sumubok ka. Pag wala nangyari, ano to, ang failure, kasama yan ang success. You will never be successful kung hindi ka nag-fail. Mag-fail ka muna, bago ka na be successful. Mga kaibigan, pag wala nangyari, okay lang yun. Ang mahirap sa atin, kung kailan tayo tumanda, saan tayo mag-iisip? Dama pa yan, nung bata ako, sumubok ako ng sumubok. O gusto ba, 90 years old ka na, 90? Saka ka susubok? Ano na itsura mo nun? Nasaan yung opportunity? Sasali ako na. Sinong re-recruiting ko, ha? Ha? Gusto ba yung 90 years old ka na?
yun na naman ka man, hindi mo enjoy. Bakit 90 years old ka na? O, may kotse ka, 90 years old. Ang ganda ng BMW ka. Ay, hindi ko makita ang daan. Hindi mo na-enjoy. Ha? Ako, ano ko? Maganda yung bata ka pa, malakas ka pa. Sige lang, mag-fail to okay lang yan. Eh, kung mag-succeed ka, tingnan nyo ako. Nakuha nyo ako? Dahil mas masarap mag-succeed habang bata ka, maniwala ka sa akin, iba ang success pag bata. Dahil iba ang bata. Ito naman yung iisip mo. Habi ka, totoo naman eh. Ah, mas marami ka magagawa. Mas marami ka ma-inspire. And imagine nyo to. Ay, hindi ako magmamayabang. Pero gusto ko baliwin lang kayo. Tingnan nyo to ah. Hindi pa ako may-ari. Hindi pa. Noong hindi pa, hindi ngayon. Noong hindi pa. Hey! My partner, Francis Miguel! This is also Vice President ng Finance. Siya po ang isa sa may-ari ng kumpanya. Siya po yung partner ko. At dahil nandito na siya, siya ang magko-closing! Yeah! Francis Miguel! Ang hina na palakbag niyo! Wala na akong magagawa eh. Sabi ko na nga ba, kakaway lang ako eh. Thank you, John. Ganyan ka talaga, no? 7 years na tayong ganito. Basta pag sino sumilip, ganun na agad, tag na agad, no? Parang binubuo pa lang yung sentence. Kumusta? Ay, ikaw na, di ba? Parang gano'n. Hindi na binubuo yung sentence dito. Anyway, hello Dubai. Yan, nanonood daw sila eh. Hello Qatar. Hello, Zimbabwe. Okay, so, ayan, no, live tayo. Hindi nyo ba alam, live tayo? Yun lang. Bahala sila matuto sa lingwahe natin, di ba? Walang translator sila. So anyway, mga first-timer, kumusta po? Hindi ko alam paano kayo na-invite, no? Kasi, syempre, yung iba sa inyo, hindi komportable. Baka tinex ka lang, di ba? Parang, pag di ka dumating, sunog bahay mo. Ikaw naman, tapusin na natin to. Di ba? Yung iba, inip na, di ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi kung nagmamadali kayo mo eh, bakit? Di ba? Wala namang bago sa bahay nyo. Yun pa rin naman, di ba? Uwi kayo yun. Sila rin aabutan mo. Buti sana kung nilipat yung bahay mo. Doon pa rin yun eh. So, okay lang yan. Wala yan. Basta relax lang kayo. Mabilis lang to. Siguro mga... bahala na. Misa, launa, alas dos. Depende. Sometimes I get over, you know, I can get, you know, get carried away. So, bahala na. Basta anyway, mag-share lang ako. So, palakpakan natin yung nag-present. Si Jergen. Palakpakan natin. Training team. Napansin mo, wala na akong intro. So, ako nga pala yung finance. Hawak ko yung pera ng kumpanya. So, be good to me, tita. No? Kahit hindi maganda isabihin ko, smile ka lang. Todo mo na, ha? Kasi ako yung tagabigay ng mga check eh. Tomorrow I will be I was nominated. Siyempre, iyabang ko na. And award ako tomorrow for one of the top 10 businessmen for 2012. Now, Chamber of Commerce of and Industry. So excited ako, pasukat ako ng mga barong, di ba? Siyempre. Ganun-ganun 'yun. Humihinga, tingin ko 'yan bilog-bilog. So anyway, hindi ko na patatagalin, no? I've been doing this business for almost 20 years. So, 5 years na lang. Quarter of a century na. Tama? So, alam nyo na kung edad ko ngayon. So, 23 na ako eh. So, ibig sabihin 4 years old, nagna-network ka na. Pwede ito sa edad, no? Hindi na talagang portable. Sa mga first-timer, mahirap mag-decide pag hindi buo yung, ibig sabihin, yung decision mo. Ibig sabihin, gagawa ka nilang ng decision sa buhay mo. Gawin mo ng major. Ibig sabihin, kung gusto mo na ng pagbabago, kailangan gumawa ka ng kakaiba. Kasi kung yun at yung ginagawa mo, huwag kang mag-expect ng bagong results. Tama ba? Yes. Well, I used to be like you guys 19 years ago. Na-invite din ako ng tatay ko. Ganyan na ganyan. Okay lang yan, tita. Peace tayo. Ganyan din ako noon. Huwag kang mag-alala. Pareho lang tayo. Ang difference nyo lang, today, and 19 years ago, anim lang kami.
ang nag-invite sa akin, father ko. So, alam nyo na yung dilema. Pagtatay mo, nag-invite, di ba? Pag uwi mo, siyempre, makikita mo uli mukha niya. Tama? So, pagbigyan mo na para matapos na. Yung apat, di ko alam. Basta kinain lang na yung sesto. Kinain yung mamon. Alam mo yun, naihi yung isa. Basta tumakas, sumunod, hindi na bumalik. No? Hindi ko na natandaan yung mukha nila. So, I was sitting beside my father, no? And sabi niya, mapalakpak siya. Gaya nyo, mapalakpakan din. Kaya lang dadalawa kami, kaya ang hirap, no? Para... Siyempre, plastikan na lang, di ba? Dadalawa kayo, ano gagawin yung dalawa? Di ba? Ang tagal na seminar, apat na oras, no? I used to work with one of the biggest communications companies. Isa po akong system programmer. Computer engineering po natapos ko, okay? So, kung ako tatanungin nyo, una, wala akong time. Pangalawa, bagong pasok lang ako sa trabaho. Ang hirap naman nung kakakasapasok mo lang sa trabaho mo, may racket ka na agad, di ba? Di ba? Parang nakakaya sa boss. So, sabi ko, tay, hindi ko muna magagawa ngayon yan. Pero subukan natin part-time. So, nag-decide ako part-time. And until one day, may nag-share after the presentation, kagaya nito, isang high school grad na kumikita na 100,000 isang buwan. To cut the long story short, sa panahon ngayon, ang 100,000 per month, malaki na eh, tama? Gaano siya kalaki noong 1994? O iba ang value ng pera doon. Sabi ko, tayo, alam mo, high school grad lang oh, nag-college-college mo pa ako eh. Pwede naman pa. Kung nawala yung pride ko, nawala. Alam mo, 100,000 high school grad, tapos ako, college degree holder, 8,000 per month. There's something wrong somewhere, right? So, pinag-aralan ko yung negosyo, tinignan ko kagad siya, kung kaya niya, kaya ko rin. Kasi kung apat paan niya, hindi ko kaya. Alien siya, di ba? Pinag-aralan ko yung negosyo, and my life never been the same. So, all throughout 19 years, no? Ito na tayo ngayon. It's a dream really come true. Palakpakan natin. Kaya namin tinayo ito, simple lang, no? Para maraming maging kagaya namin. Because noong 2005, nung pareho kaming nagkita-kita noong tatlo, kasama ko si Doc Ed and Sir John, iisa lang yung gusto namin mangyari. Gusto namin dumami yung kagaya namin. Ano ba nangyari sa amin? Bukod sa kotse, siyempre, karoon na sariling bahay. May S yun, bahay. Siyempre, marami, no? Car. Kaya ba gusto ng car? Yes. Gusto nyo rin may S? Yes. Sa una, sa uli. Scar. Siyempre, sa uli. So, ladies and gentlemen, hindi lang kotse, hindi lang bahay, hindi lang financial stability. Ibig sabihin, talagang naging wealthy. Pag sinabing wealthy, I measure wealth by multiply it how many years you live or how many months you live, and then for the next lifetime, dapat ganun karami ang pera mo. For example, ang lifestyle mo, 20,000 a month. Kung 60,000 lang ang savings mo, you're only good for 3 months. That's how I measure wealth. Kaya kami, we are wealthy indefinitely. Ibig sabihin, kahit kumuha ko ng tigil 100,000 sa savings, hindi kaya ubusin yan kahit for the next generation. Ganun ang nangyari sa amin tatlo. Kaya sabi ko, walang matinong company na dapat nating puntahan. Magtayo na lang tayo para wala na magsara. Kaya eto na tayo ngayon. Marami na nabago. Hindi na chamba yung naging milyonaryo. Meron about 700 na member ng Millionaires Club. So, ibig sabihin, hindi na chamba. Ano ibig sabihin nun? Merong sistema. Sabi mo sa katabi mo, sistema. Sistema. Sinusunod lang. Parang cross-stitch. Mabubuo ba yung cross-stitch pag walang pattern? Hello? Hello? Sabi niya, hello? Imagine mo, binubuo mo anghel, may demonyo lumabas. Wala kang pattern eh, di ba? Luo ka ng buo, di ba? So, kailangan may sinusunod ka, di ba? Tama? So, ganun dito. Ibig sabihin, ang weather ngayon, na-forecast na. Dati, isang araw lang, bukas may bagyo na, so hindi ka na nakahanda. Ngayon, iba na. Ang forecasting ng weather ngayon, 1 week ahead. Alam mo na, kung padating pa lang, so nakakaiwas ka na. Kailangan maging prepared ka na, tama? Ang buhay ganun din. Kaya mo i-forecast yung buhay mo. Pero ikaw ang gagawa. Ibig sabihin dito, walang tsamba. Ikaw ang gagawa. So sa mga first-timer, hindi tsamba yung punta nyo dito. Hindi, ibig sabihin, it's a divine plan. May purpose ba't ka nandyan? 19 years ago, hindi ko alam purpose ko ba't ako nakupo. Of all people sa neighbor ng tatay ko, ba't ako ang sinama? Pwede naman kapitbahay. Pwede makaaway niya, di ba? So kinukulit niya ako hanggang sabi niya, anak, wala ko inimbitahan kundi ikaw lang. Galing, galing na pag-invite niya. Tatay mo magsabi noon, atin ka, hindi. Siyempre, wala kang choice, di ba? Pag uwi mo, kukulitin ka naman. Next Saturday, invite ka na naman. And one thing, ladies and gentlemen, no, I help you decide, mga first-timer, na ano ba yung that night na nakapag-trigger kay Francis Miguel kung bakit biglang nag-open siya sa ganitong business. Gusto niyo malaman? Yes!
Ito, sinasabi ko all over and over, pero ulitin ko lang for the sake of the first-timer. Okay lang? Familiar ba kayo mga first-timer sa drum? Apat lang sumagot. Familiar ba kayo sa drum? Yan. Sino ang hindi pa nakakita ng drum? Taas ang kamay. Sayang, may 1,000 sana kung nagtaas ka. Siyempre, di ba? Kakaisa kang... May 1,000 ka, di ba? Like sabi nung nag-share, ang drum daw, pag nilagay mo ng tubig, pwede mapuno. Do you agree? Yes! Paano kung may butas? Medyo malabo na. Papasok, lalabas lang. Tama? Pinadaan mo pa sa drum. Di ba? Huwag na lang. Tama? Paano kung may butas dito? Sabi ko sa sarili ko, bumili ka na ng bagong drum. Ngayon wala na mangyayari dyan. Tama? Sabi niya, paano kung may butas pa dito? Sabi niya, tama, bumili ka na talaga ng bago. Pero bandang huli, sabi niya, marami sa atin, ganito yung financial status natin sa buhay. Kumita tayo ng 8 mil sa buwan, which is yung sweldo ko noon. Kaya sa pula ko eh. Isipin mo, dadalawa lang kami, tamang-tama pa yung sinasabi niya. Hindi kaya para sa akin, hindi siguro sa katabi ko yan. So ladies and gentlemen, walang natitira. Bakit? Kasi yung drum ko, may butas. Ito yung mga pangbayad mo ng apartment, pangbayad mo ng kuryente, baon mo araw-araw, pamasahe. Imagine mo, pati pamasahe galing pa sa sweldo mo. Kaya wag niyong i-blame yung mga ibang employees. Bakit ang dami lang sideline? Yung sekretary ng boss ko, 12 years na doon, talagang pag umuupo siya sa desk niya, hindi siya makaupo. Kasi pag dinating na mo ilalim, sabi mo na lahat ng pwede itinda, meron. May kaldero, may planggana, may... Sabi ko, anong tape measure? Triumph yan, triumph. Ang dami niyang binib... Di ba? Basta legal, moral at ethical, okay lang, tama? Yes! Ladies and gentlemen, nung naintindihan ko to, kaya pala akong natitira sa savings ko. Kasi nga, yung gastos ko halos tapat lang doon sa pumapasok na pera. Ano tong mga to? Ito pa yung minsan bibili ka cellphone. Pero display lang, wala man load. Tama? Call me. O, di ba? Ito, ano to? Ito yung mga gastos minsan na hindi mo inaabangan. Ito yung mga wala na sa budget. For example, na emergency ka, nakbo ka sa ospital. Di ba hindi nakasama sa listahan yan, pero minsan nangyayari. Hindi naman pwede pag na-dengue anak mo, di ba? Okay lang yan, dengue lang yan eh. Tama? Ibig sabihin, minsan hindi ka handa, pero because yung kita mo eksakto lang, kaya most of people, they end up negative. Ano yun? Humihiram sa kamag-anak, humihiram sa boss, nagsi-CA, tipong 3 na naka-CA pa rin. Ladies and gentlemen, I talk about reality this time. Kasi baka hindi nyo ma-appreciate yung 2 hours nyong pag-upo dyan, eh lalabas din kayong baliwala rin to seminar na to. At sasabihin mo, alam ko na yan. I want this time, paglabas nyo, at least may message na makarating sa inyo. Message ha, hindi yung tao mismo.